Alam nyo naman, yung sardinas, di ba? Mabibili natin to kahit saan, magkano ba yung sardinas. Napakamura po nitong sardinas. At saka maganda rin to kasi mataas to sa omega 3. Yung omega 3, maganda yun sa katawan natin, especially sa... Hi guys, Arjo Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po sa video to, magbibigay ako ng top 5 budget protein. Ano ba yung top 5 budget protein? Ito yung budget protein, sinasabi nila kung wala kang pambili ng protein, katulad ng chicken breast or whey protein powder, etong video to para sa'yo to. Especially kung isa kang estudyante or nagpa-part-time ka lang, syempre wala kang masyadong budget para pambili ng mga mahal na protein, katulad ng sinabi ko kanina, yung chicken breast or whey protein powder. So itong limang top budget protein na to, alternative to para sa'yo. So kailangan mapanood nyo itong video ko simula ngayon hanggang matapos para magkaroon ka ng idea kung anong bibili mong protein kung wala kang budget. At saka bago kumpisahan itong video guys, gusto ko lang i-add dito yung ginawa kong isang video 2 months ago. Sinabi ko doon kung ano yung pinagkaiba ng protein dun sa chicken breast at saka whey protein powder. Ilalagay ko yung link dito sa taas. Ito na naman tayo eh, or dito sa kabila. Basta may lumalabas na icon dyan, dito sa taas na yan ha. Pag lumabas yun, i-click nyo yun para maintindihan nyo kung ano ba yung pinagkaiba ng protein, yung whey protein powder at saka chicken breast. Okay, ginawa ko yung kumbaga itong video to, alternative to, dun sa ginawa kong video. Okay, para maintindihan nyo kung para saan ba yung protein. At saka guys, last na bago kong pisan itong video, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information at saka free advice about sa fitness, nutrition or sa diet at saka sa healthy lifestyle. At saka guys, nag-upload din po ako ng video once a week or every Friday. Pumunta lang kayo sa YouTube channel natin na every Friday para sa bago kong video. Pero kung mamiss nyo man yung video ko every Friday, huwag kayong mag-alala. Basta i-click nyo lang yung notification button dun po sa baba itong video para once nag-upload ako ng bagong video, manonotified po kayo. Gusto ko lang din pong i-clarify na hindi ako doktor, nutritionist, or dietitian at higit sa lahat hindi rin ako professional bodybuilder. Pero meron po ako at least 7 years background sa fitness industry. Yung 7 years background na yun at saka experience, share ko po yun sa inyo dito sa YouTube channel ko para matulungan ko kayo na ma-achieve yung fitness goal nyo din or yung fitness body nyo din. Okay? So, umpisahan na po natin itong video. So, itong top 5 budget protein guys, mabibili nyo ito sa kahit anong supermarket or sa kahit anong grocery store. Saka, tatry ko i-explain isa-isa dito guys yung mga protein na makukuha nyo dito at saka kung ilang grams ng protein per piece or per serving ng mga pagkain dito para may idea din kayo. So, isa-isahin muna natin. Okay? So, yung una or yung number 1, parehas din yun eh. Para sa akin, ito yung top 1 ko. So, yung top 1 ko, teka, nandito sa phone ko, sinulat ko lahat yun eh. Minsan, nakakalimutan ko. Ayun, yung number 1, ang kailangan nyo dito, yung itlog o yung eggs. Ayun yung number 1 na sinasuggest ko dito. Alam nyo naman, yung itlog, makakabili tayo yan kahit saan. Kahit hindi sa supermarket, sa grocery, kahit sa tindahan lang, di ba lahat lagi may itlog. Merong mga iba't ibang klase ng itlog. May mga itlog na kulay brown, may itlog na kulay puti, may itlog na kulay purple. Meron bang itlog kulay purple? O itlog na pula? Parang ganon? Yung ba yan? O yun, yun. At saka, iba't iba klase ng mga egg eh. Pero, ang sinasuggest ko dito, yung normal egg, yung kulay white at saka kulay brown, parehas lang yun. So, para sa akin, kung ano man yung itlog na bibili nyo, okay lang yun. At saka, sabihin ko rin dito guys, yung itlog, maganda yun sa katawan natin. Yung prefer na luto ko para sa itlog, kailangan i-boil nyo yung itlog instead na i-fried nyo. Kasi yung boil, mas maganda siya. Wala kang hinahalo na kahit anong mantika compare sa ipa-fried mo o ipiprituhin mo yung itlog. Excuse me. So, ang isang pirasong itlog, ang makukuha mo dito, at least 6 grams to 8 grams ng protein. Okay? Sa isang itlog yan ha. Pero, ang sinasuggest ko, kung kakain kayo ng itlog, kailangan huwag natin kainin yung pula o yung yellow part ng itlog once naluto natin. Especially kung sinasabi nila na kainin natin kahit raw yung hilaw. Hindi ko sinasuggest yun guys kasi una sa lahat, pwede tayo magkasakit doon, pwede tayo magkaroon ng salmonella kung hindi natin lulutuin ng maayos yung itlog. So, ayun yung number 1 o yung una, ito na naman, parehas din yun, na sinasuggest ko para sa top 5 budget protein natin. So, yung pangalawa, teka, nandito ulit, tignan ko lang ulit. Ayun, peanut butter.
Okay? Yung peanut butter, mataas yun sa protein. At the same time, guys, take note nito, mataas din to sa fat intake natin. So, kung wala kang mabiling itlog, for sure, may mabibili kang peanut butter. Pero itong peanut butter, mabibili mo to sa supermarket at saka sa grocery store. So, yung per serving naman itong peanut butter, ang isang serving nito, kung gagamit tayo ng isang kutsara, ang protein grams na makukuha natin dito, eh between 8 grams to 12 grams ng protein sa isang scoop yan na or isang kutsara ng peanut butter. Nasuggest ko kung bibili kayo ng peanut butter, kung may makita kayong reduced fat, may sinasabi silang reduced fat peanut butter, yun ang kunin nyo instead dun sa regular or sa original na peanut butter. Especially yung mga crunchy, may sinasabi pa silang mga crunchy. Huwag natin kunin yun kasi una sa lahat, mataas yun sa fat. Kung gusto nyo bumaba yung fat intake nyo, hindi ko sinasuggest yung original. Kung may makita kayong reduced fat, ayun yung the best. So, ayun yung pangalawa. Tapos, ngayon naman, pumunta naman tayo sa pangatlo. Yung pangatlo naman, dito ulit sa phone natin, tignan muna natin. Hindi to cheat, guys, ha. Sinusulat ko lang dito kung ano yung mga importante. Kasi, una sa lahat, wala akong note o wala akong pansulat ng whiteboard. Pero soon, bibili ako ng whiteboard para lang sa inyo. Para hindi na ako tumingin dito sa phone ko habang nagsasalita ako dito. Kasi minsan mahirap din eh. Dito ka, tapos dyan, tapos dito, dyan, diba? So, kailangan isa lang. O kaya, kung may whiteboard ako, susulat ko dito, saka sabihin ko sa inyo. Pero in the future video, guys, kukuha ko ng whiteboard. Promise ko yan sa inyo para isusulat ko isa-isa kahit hindi ako magaling sa spelling. Alam niyo naman tayo mga Pinoy. Yun, na-try ko yung best ko para ma-explain ko rin yun. Okay, so yung pangatlo, pumunta na tayo sa canned tuna o yung tuna o yung century tuna. Ayan, alam ko yan, isang favorite ko yan yung nasa Pilipinas ako. Yung century tuna, guys, maganda to sa katawan natin. Or kahit anong klaseng tuna na nasa can, pwede yun, guys. Pero may mga kailangan nating isipin bago natin bilhin to. Okay, isa-isain ko yan. Pero sabihin ko muna, sa isang tuna, mataas yung grams nito sa protein. Depende sa laki ng tuna o depende sa laki ng can. Pero normally, ang makukuha nating grams sa isang can ng tuna is between 20 grams to 24 grams ng protein. Mataas siya. Pero, tandaan nyo to ha, sinabi ko kanina na may iba't ibang klase ng mga tuna, yung tuna in sunflower oil, tuna in brine, tuna in different flavors. So, marami siyang mga klase. Sinasuggest ko, kung bibili kayo ng canning tuna, kailangan tignan nyo muna yung canning tuna dun sa may likod ng tuna. Diba, may nutritional facts yun. So, kung titignan nyo yung nutritional facts nun, kailangan kunin nyo yung mababa sa fat. Ayun lang yung recommended ko. Pero, kung wala naman kayong pake sa macronutrients at saka micronutrients, so, kahit anong tuna, mataas yung sa protein. Pero, yung sinasuggest ko, ang kailangan natin kunin ay yung tuna in brine or yung tuna in sunflower oil. Bakit yung tuna in brine or tuna in sunflower oil? At saka, ano ba yung tuna in brine? At saka, ano ba yung tuna in sunflower oil? Maraming mga question. Minsan natin din natin naiintindihan. So, yung tuna in can, tuna in sunflower oil, ayun yung tuna na gawa sa sunflower oil. Kaya sinabi na tuna in sunflower oil, okay? Hinalo siya sa sunflower oil or niluto siya or pinakuluan siya sa sunflower oil para pwede natin kainin habang nasa canning tuna siya. Iinit mo lang siya. Pero yung ginamit na oil doon ay yung sunflower oil, which is hindi ko masyado recommended. Pero kung ang gagawin natin, kukunin natin yung tuna, tapos tatapon natin yung sunflower oil or i-drain natin, ayun yung maganda para sa tuna bago natin kainin. Yung tuna in brine naman, di ko alam kung meron ito sa Pilipinas o dyan sa atin sa Pilipinas, pero dito sa amin, marami nitong binibenta na ganun. Yung brine, ayun yung parang tubig or preservative na nilagay sa tuna para pagkabukas natin ng delata o ng tuna, pwede natin siya kainin straight away. Ayun naman, mababa yun sa fat. Normally, wala yung fat. Sa isang can ng tuna, ang makukuha mong fat doon o yung fat content natin sa tuna in brine, mga 2 grams lang o 3 grams. Pero yung tuna in sunflower oil, normally, ang makukuha natin grams na fat doon, 6 grams to 8 grams. Okay? So, nasa inyo na lang yan. Pero minsan, yung century tuna, alam ko, famous to dyan sa Pilipinas, yung century tuna, maganda rin yun. Pero kung titignan natin yung nutritional fat ng century tuna, mas makakatulong yun kung makikita natin, mas mababa dapat sa grams ng fat yon. Kung 8 grams pababa, okay na yon. At saka dapat yung protein niya nasa at least 20 grams. Okay, yun yung sinasuggest ko kung bibili kayo century tuna. Di ba may iba't ibang mga flavor yon. So kung ano yung mas gusto yung flavor, ayun yung kunin nyo na lang. So yun yung pangatlong sinasuggest ko dito sa top 5 budget protein natin. So yung pang-apat naman, tignan ko ulit dito ha. Ito, tingin muna tayo sa cellphone natin. Ayun yung beans. Ito yung iba't ibang klase ng mga beans. Pwede yung black beans, red beans,
green beans. Nilalagay ko lagi ito sa Instagram ko kapag kumakain ako ng beans. Kung nagpa-follow kayo sa Instagram ko, makikita nyo yan, lagi ko kinakain yung beans. Una sa lahat, yung beans, mura yon. Ang isang can ng isang beans, eh, mga nasa pilang yun dito sa amin. So, siguro, lumalabas yun, mga 90p. So, sa inyo siguro, sa pesos, siguro, wala pa yung 100, below 100 pesos yun. Pero, hindi ako sure sa price, ha. Pero, yung sure ako dito, eh, mataas to sa protein, at the same time, mataas din to sa fiber. At saka, ito pa yung isa dito, maganda dito sa beans. Mababa to sa fat. Mataas na siya sa protein, mataas siya sa fiber. Yung carbohydrates niya, eh hindi siya ganong kataas, hindi rin siya ganong kababa. Tama lang siya. At the same time, yung fat content niya, eh napakababa. Wala siyang content na fat. So, yun yung isang maganda dito sa beans, sa iba't ibang klase ng beans. Ang sinasuggest ko, eh yung black beans, red kidney beans, at saka yung green beans. Yung tatlong beans na yun, eh yung lagi kong kinakain, or hindi naman laging kinakain, I mean, prefer ko sa lahat ng mga iba't ibang klase ng mga beans. At saka guys, ito additional lang, may nagtanong kasi sa akin kung okay ba kainin yung pork and beans. Nasa dalata, para sa akin, okay lang kainin yun, pero sinasuggest ko huwag natin kainin yung pork. Okay? Kasi yung pork, ayun yung mataas sa fat. Meron din siyang contain na protein, pero yung fat content niya mataas. Para sa akin ha, ang kakainin mo lang dapat yung beans niya. Okay? Or kung may makita kayong beans lang, walang pork, yun lang kainin natin. Saka, tignan nyo rin yung content ng sweet nun, or yung sugar content nun, minsan mataas yun. Kailangan natin kung nagda-diet tayo, eh, i-reduce din natin yung sugar o yung sweet content. So, yung panglima o yung panglast dito sa top 5 budget natin, ito yung pinaka gusto ko sa lahat. Hindi naman sa pinaka mura, pero isa sa shop sa pinaka convenient na mabibili natin kahit saan. So, ito yung, ito muna, check out muna, yung sardinas o yung sardines, okay? Alam nyo naman, yung sardinas, di ba? Mabibili natin to kahit saan. Magkano ba yung sardinas? Napakamura po nitong sardinas. Kumbaga, ito sa top 5 na sinabi ko dito, pinakamura dito yung sardinas at saka yung itlog eh. Kung bibili lang tayo ng ilang pirasong itlog at saka sardinas, yun. Good to go na tayo. Laking protein natin makukuha doon, di ba? So, itong sardinas, mabibili natin to sa supermarket, mabibili natin to sa grocery store or sa palengke or sa tindahan, kahit saan mabibili natin to. So, napakamura nitong sardinas at saka yung content nito, yung protein nito per serving, patulad ng sa can of tuna or sa century tuna, between 20 to 24 grams ng protein per serving or per can ng sardinas. Ayun yung makukuha natin. At saka maganda rin to kasi mataas to sa omega 3. Yung omega 3 maganda yun sa katawan natin, especially sa immune system natin, sa heart natin, at saka sa bones natin. Okay, nakakatulong sila para ma-regulate yung pagtakbo ng immune system natin, yung heart natin, at saka yung bones natin, eh ma-lubricate siya. Ayun yung trabaho ng omega 3 sa katawan natin. So, kung kakain tayo ng sardinas, palagi, eh, maganda yun. Pero, syempre, sinasuggest ko, huwag naman kainin natin yun araw-araw. Kailangan din natin i-mix up, di ba? Kasi kung palagi natin kakainin pare-parehas araw-araw, syempre, magkasawa tayo doon. Pero at least meron kayo ditong top 5 na budget protein. At saka guys, additional lang ulit, itong sardines kapag kinakain natin, yung fat content niya, normally makukuha natin dito between 5 to 7 grams lang. So medyo mababa siya, at the same time mataas yung protein niya. So suggested ko talaga to, at saka very convenient pa siya, mabibilin siya kahit saan. Okay? So ayun guys, ito yung top 5 na budget protein para sa atin lahat, especially sa mga estudyante. Sana guys, nakatulong to sa inyo lahat, sa lahat ng mga nagtatanong. Sana nasagot ko yung tanong nyo. Kung meron pa kayong mga tanong, eh i-comment nyo lang sa baba. At saka kung meron pa kayong gustong i-add dito sa video to, kung may naisip pa kayo na mga mababang or budget protein, eh i-comment nyo lang doon sa baba. Hintayin ko yung comment nyo. At saka huwag nyo kalimutan, kung nakatulong din sa inyo guys, sana i-like nyo rin to. So guys, ito po muna yung video natin ngayon. Sana po itong video ko nakatulong po sa inyo. Kung nakatulong po itong video ko sa inyo, sana po i-share nyo po itong video ko. Hindi lang po para sa inyo, para din po sa lahat. Especially sa mga estudyante nating mga viewers at sa mga estudyante nating mga nag-view dito o subscriber. Ayan, mas okay, di ba? Saka guys, ulitin ko lang po, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. At saka guys, nag-upload din po ako ng video once a week. Tandaan nyo po yan, every Friday. Pumunta lang po kayo sa YouTube channel natin na every Friday. Kung ma-miss nyo man yung video ko every Friday, huwag kayong mag-alala. Basta i-click nyo lang yung notification button dun po sa baba nitong video para once na nag-upload ako ng bagong video,
ay manonotified po kayo. At saka, para makita nyo rin ako every week. Diba? So, thank you for watching, guys. And I'm out for today. Kita-kits ulit tayo next week para sa bago ko pong video. Peace!